Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So ngayon guys, magsishare ako sa inyo about nitong voltage regulator. So bakit nasisira siya yung voltage regulator? Anong dahilan? Anong common na dahilan? So itong MIUI 125 na kadalawang voltage regulator na to, pangatlo na bali ngayon. So anong dahilan kung bakit laging nasisira to? Samantala yung battery okay naman, yung computer okay naman. So ngayon guys, isishare ko sa inyo kung anong nagiging dahilan nito. So sundan nyo lang yung video. So ito pala guys yung pinakauna nya. So kung mapapansin ninyo, sunog yung pinakamataas nya na pin. Tapos itong kabila, nag-uumpisa rin masunog yung kabilang pin. So tingnan nyo sa malapitan, iba na yung kulay. So nagkulay brown na siya, hindi na makintab. At yung pinakailalim, kulay itim. So yung kabila, dito naman sa kabilang side ang nasunog, yan sa baba. So makikita ninyo, iba rin yung kulay at lumubo na talaga yung plastic. So anong nagiging dahilan nito guys, bakit laging nasusunog yung mga ganitong parts ng motor? Samantala okay naman yung battery, wala na mga problema sa ECU rin. At I think common to sa ibang motor na issue. So i-share ko sa inyo guys kung anong nagiging dahilan kung bakit nasusunog yung mga pin na yan. So yan yung topic natin ngayon, para bahagi sa inyo para maiwasan ninyo. So sundan nyo lang guys yung video. So una guys, ninyong gawin guys, i-check ninyo yung fuse, kung okay yung fuse, hindi ba busted yung fuse, check ninyo. Tapos yung mga linya ng negative, check ninyo kung hindi ba nag-loose, dahil mag-result yan ng short circuit drain battery. So check nyo rin ninyo guys yung condition ng battery, kung basa ba siya, lumubo ba yung side niya. So check nyo ng maigi. Kung okay naman yung battery, okay yung mga terminal, kagaya yung positive, walang putol, walang corrosion, walang anything na abnormal. Tapos check ninyo yung gasolina, kung okay naman yung gasolina. So pag okay ang gasolina, so may possibility na electrical issue lang ang dahilan kung bakit ayaw manda at bakit nagde-drain. So may gasolina, okay ang battery, okay ang fuse, okay ang linya ng mga negative positive terminal wire. So ito yung nagiging dahilan guys kung bakit nakadalawa o tatlong voltage regulator yung MIUI na to. So papakita ko sa inyo kung bakit nasusunog. So yan guys, pansinin ninyo dyan guys ang malapitan. So sa portion na upper left side ng itim, dito naman sa portion ng lower right side ng itim din. So sunog. So ano bang cause ng sunog? So kadalasang cause ng nasusunog is short circuit. Minsan yun yung pag spark guys. So yan yung dahilan guys kung bakit nasusunog yung dalawang actually pangatlo na nga yung ikakabit natin. So dalawa na yung sira. So i-repair natin guys, papalitan natin yan ng lug, terminal lug. So yun yung gagawin natin para hindi na masunog yung bagong voltage regulator. So i-check nyo rin yung mga wirings na additional lighting guys, baka maya yan yung dahilan din ng drain battery at pagkasunog din ng mga voltage regulator. So yun yung
So dito guys, ang gagawin natin yan para hindi na masunog, kung napapansin ninyo, may mga bagong wire na tayo na ginawa para ilabas natin yung lug, terminal lug socket nya. So yan, isang wire lang nabili natin, isang kulay, pero lalagyan na lang natin yan ng palatandaan para hindi tayo maligaw. So bagong lug na yan, so mahigpit, di gaya nito, maluwag pagka pinasok nyo, umaalog-alog. Kaya yan yung nagiging dahilan kung bakit nasunog yung upper lip at saka lower right terminal. So kung papansin ninyo, yan ay nangitim. Di gaya nitong dalawa sa upper right at saka lower lip ay puro mga kulay tanso pa. So puputuli natin yan at ilalabas na natin yung ano, para hindi na siya batak na batak. So mahirap maghanap yung connector socket na yan, kaya gumawa na lang tayo ng pin socket nya. So yan, nakalabas na. So bumili tayo ng mga connector lug socket nya. Yan yung female. So yan, good. So kulay tanso talaga, di gaya nung nasunog. Kahit napitpitin ninyo yun, dahil sunog na, so mahina na yung resistance nya. So ang tendency, tataas yung resistance, mag high resistance, masusunog uli. So bumili rin tayo ng terminal eye lug para doon sa mga ground na hindi maayos yung pagkalagay. Kagaya nyan, nilagyan natin. So yun guys, ganun lang yung gawin ninyo. Huwag na ninyong ipilit na ibalik pa doon sa lumang connector socket nya, kasi masusunog at masusunog uli yun. So gagastos uli yung mayari. Lagyan na lang ninyo ng bagong lug screw, ay lug socket connector at saka wire, kasi yung wire na doon sa may pin connector kulay itim na, so mag high resistance din yun, hindi obra. So yun, so yun lang guys, may share ko sa inyo. Sana nakatulong to guys sa inyo. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel AutoBoyZon, at saka pagkipalo na rin guys ng FB page ko UBQuarksTV at AutoBoyZon. So pakisupport na lang guys ng YouTube channel natin para mas marami pa tayong content na magagawa. So double check nyo rin yung mga headlightings, kasi ang issue nito ay mabilis mag-drain daw yung battery. Pero actually ay talagang sira na yung voltage regulator niya at saka yung wiring. So ginawa na lang natin ng bago. So yun lang guys, sana may nakuha kayo at napulot kayong idea dito sa ginawa natin.